Tapos na nga ang kalbaryo ni Vong Navarro dahil na rin ibinasura na ng Supreme Court ang nasabing kaso ng rape at acts of lasciviousness na isinampa sa kanya ng model na si Denise Cornejo. Kaya naman masayang-masaya hindi lang ang pamilya ni Vong, pati na rin ang milyong-milyong fans ni Vong na naniniwalang inosente talaga at walang ginawang masama si Vong sa nasabing model. Ayon sa legal counsel na si Alma Malonga, he is very happy about the decision of the Supreme Court at ito nga ang kanyang sinabi sa Manila Bulletin no March 13. Matatanda ang humiling ng pag-review ang kampo ni Vong Navarro dahil nga bakit daw na i-file pa ang rape case at acts of lasciviousness na kung saan nga ay ibinasura na ito noon. Ayon sa report ng Manila Bulletin, in granting the petition, the Supreme Court reversed the rulings of the Court of Appeals. It is also ruled that accordingly, the court dismisses the following information against Ferdinand Vong H. Navarro for lack of probable cause: A. Rape by sexual intercourse under paragraph 1, article 266-A of the revised penal code as amended by Republic Act number 8353 in NPS docket number pending before branch 69 regional trial court Taguig City, and B. acts of lasciviousness under article 336 of the revised penal code in NPS docket pending before branch 116 metropolitan trial court Taguig City so ordered. Dagdag pa ng legal counsel ni Vong Navarro na si Alma Malonga, "We are happy with the grant of our petition. It is very clear on the basis of the decision when it granted our petition that there was no basis actually because there was no grave abuse of discretion on the part of the Department of Justice in dismissing the complaints of Cornejo." Ayon din sa lawyer na si Mary Glenn Abraham Garduque, masayang-masaya siya na ganito ang naging desisyon. Matatanda ang lawyer na si Mary Glenn Abraham Garduque rin ang nakatulong kay Vong Navarro para ito ay makaroon ng petition na mag-bail. Ayon sa kanya, "As the lawyer who helped Vong in the petition for bail, I am very happy for this decision of Supreme Court dismissing the information for rape and acts of lasciviousness filed against Vong. I am very happy for Vong also. At least now everything will be put into rest. His liberty shall be considered permanent and not temporary anymore." Matatandang inakusahan ni Cornejo si Vong Navarro ng rape nang mangyari daw ito sa isang condominium unit sa Taguig noong January 17, 2014. Kaya naman noong September 19 ng 2022, naglabas ang Taguig RTC Branch 69 ng isang non-bailable warrant of arrest kay Vong Navarro. At dahil din dito, hindi tumigil ang kampo ni Vong Navarro na makapag-file ng petition for bail na kung saan nga ay nag-grant naman na nagbayad sila ng halagang 1 million pesos. At simula nga noon ay nirelease na si Vong Navarro from the Taguig City Jail male dormitory noong December 6, 2022 in time para ma-celebrate ni Vong Navarro ang kanyang Christmas at New Year kasama ang kanyang pamilya. Di malaon nga ay nakabalik din si Vong Navarro sa kanyang It's Showtime at kung saan nga ay tuwang-tuwa din ang kanyang mga kasamahan na na-miss si Vong Navarro dahil halos isang buwan ding itong nakulong noon. Sa puntong ito ay natutuwa naman ng mga netizen dahil final na ang desisyon at mananatili ngang malaya si Vong Navarro dahil napatunayang wala talaga siyang ginawang rape at acts of lasciviousness kay Denise Cornejo. Well, mula dito sa Pinoy Showbiz Latest, congratulations Vong Navarro!